So, nung mga time na wala pa pong pandemic, mga tao lang yung nag-sounds ng Christmas song. At yung ano po sa pandemic tayo. Lungkot yung mall. Wala masyadong tao. Wala ka masyadong makikita ng display ng mga Christmas decor. Wala pa masyadong post about Christmas. Samantala mo, di ba ano po talaga? Ang nangyong kupo yung pagkakaiba. Yung may ano, observation. Tapos, ano po ba aspekto sa inyo ng pandemic? May mga nabago po ba sa pag-ugali mo, pag-ugali mo? Naging makabulahan mo ito, ano? Turo ba ito ng aral sa inyo? Or mas naging matured kayo? Mas marami kayong natutunan sa buhay? Mas marami kayong adjustment at mga improvement sa buhay? Sa akin, marami po. Ano po ulit po sa ugali? Malawak po yung pangunawa sa mga maling bagay sa mga nangyayari sa project. Marami po akong mas na-enhance sa social media. Actually, kung natin isipin yung mga nangyayari na hindi maganda, mag-focus po tayo sa mga positive na nangyayari na nakatulong para positive vibes tayo. Kasi kung iisipin natin na mahirap, talaga hindi tayo makakapag-move on. Hindi tayo makakapag-adjust kung ano yung environment natin. Hindi tayo makakapag-adapt. So, new normal, meaning, less tayo sa oras na inokusyon na virtual sa school, face-to-face. Adjustment natin sa lahat ng bagay. Malaki pinagpilagaw. But the good thing po na nangyari ito, isa lang po ang masasabi ko. May mga bagay na nakatulong, nakatipid. Actually, sa totoo niya po, may my observation na ako naman explore ako or expose ako sa mga tao. Mayroong mataas na estado sa buhay, mayroong walang-wala. Ano nga ako? Flexible ako. Lahat ito, nakakasama buha ko yan. Pag umuwi ako sa bahay, mga ordinary na tao, mga pakasimpleng tao, yung mga pamumuhay, nakakasama buha ko yan. Pag nasa work ako, lahat ng klase ng tao, nakakasalamuha ko. Lahat ng klase ng tao na mataas ang status ng mga nakakasalamuha ko. So, nandun tayo sa adjustment period. Parang katulad na yung mga sa nangyayari sa pamilya. Na, dahil may normal na tayo, less tayo sa face-to-face, less tayo sa exposure sa public. So, maa-adapt po natin yan. Ang kagandahan nun, sa totoo lang, speaking ng kalamahan sa pag-explore ng mga media, na-adapt ko na po yung online shopping. So, nag-download ako ng mga apps, aabangan lang natin yung mga sale. So, aware tayo dyan. Tanggapin natin ang realidad na dyan tayo pupunta. Inaabangan ko yun kasi may mga kapatid ako na maraming anak, expose sila sa family ko, may expose sila pag may nalaman, naganap na. So, nandun ako sa thinking na total expose na maraming na mo, may mga time na bakit hindi nila ako kasabihin sa kanya, ako lahat yung mamimili. So, na-adapt ko na yung pag-order online. The good thing is maraming mga late promo na halos kung bibili ka sa supermarket, mabibili mo na rin siya online ng
promo-price pa yung iba, abangan nyo lang. And then, the same time, may mga free shipping po yan. So, adopt natin yung ganun. Regarding naman po sa school, ito naman ang masasabi ko. Yung mga ako nagko-complain-complain na bakit wala nang face-to-face, mahirap. Alam niyo, sa totoo lang, kung malayo po yung bahay niyo sa school, save kayo sa pamasahe, save kayo sa damit, save kayo sa baho, paglalaba, araw-araw, pagdating sa school. Matakin yung magagastos lang kayo, hindi naman araw-araw nagbibigay ng module ng teacher. So, adjustment lang talaga kung kailan nyo kayang i-afford yung budget nyo. Doon yung time na pwede nyo pong i-print yung module para gawin. Dahil may mga teacher naman na hindi naman masyado may due date. Halimbawa, tulad sa school, pag nagbigay ng exam si teacher, kailangan on the spot na po project. Pag sinabi may project, sa totoo lang, nabawasan ang project ng mga estudyante with my own observation. Ang ginagastos na ngayon ng mga magulang, kasi wala naman ang estudyante, yung pag-online. Since online na tayo ngayon, lahat naman halos kailangan may cellphone. Kung kailan may module, magpapaload ka. Magkano yun? Magpapaprint ka. Eh kung araw-araw pumapasok yung anak mo, baon, damit, sabon, araw-araw maliligo yan. Sumatay, medyo may matitipid din yung ibibinig mo na sabon kung talagang yung budget mo lang. Ganitong amount. Kasi, nandun ako sa point na mahirap ang buhay. Kumbaga, may mga nawawala ng trabaho ang budget sa halip na bibili ng mga essential, yung iba. Kailangan mag-cut para sa pagkain. So, accept the reality na may mga tao na minsan mas priority na lang yung ibili ng pagkain kaysa sa ibili ng sabong mabango. Magliligo na lang siguro mga 3 times a week. Para lang makatipin. Hindi kaya, ang gagawin nila, hindi naman liligo ng ilang araw. Pwede ba yun pag pumapasok? Hindi ba hindi pwede? Sa akin na naman, with my own opinion, tungkol na ang pangangit mo. Yung mga pumapasok na, okay, pwede naman sa bahay din yung mga nag-office work. So, pwede nang gawin sa bahay. Tipid sa oras, pamasahe. At the same time, thank you, Easy Five. Thank you sa mga upline ko na nag-encourage sa akin para sumali. Mas na-enhance po yung exposure ko sa tao. Actually, ako po ay kahit matagal na ako sa sales, napakamahihain ko. I just go with the flow. Pero deep inside, mahihain pa rin ako. Kung sino man yung nakakakilala sa akin, kumbaga, nandun ako sa point na ito kasi yung trabaho ko. Pero yung personality ko talaga may hain to the point na kailangan mo mag-assist ng customer kasi yun ang nitong job work mo. Pero hindi po ganun kagaling yung convincing power ko. Kaya lang, na-develop na lang yun sa everyday routine na ito, kailangan kong gawin. Ito yung laging tinatanong. Ito yung laging binabato. So, lahat po ng papasungan natin kung gusto natin matuto. Lahat naman yan nagsisimula sa wala tayong alam. So, ang masasabi ko lang, adjustment period, kailangan mayroon kang patient, marunong ka makontento, marunong ka mag-adjust kung ano yung nandiyan sa iyo ngayon. Yun po ang napaka-importante. Adjustment, makontento. Tapos, yung positive vibes lagi at saka yung meron kang motivation na everyday motivation na naririnig at ang pinakamagandang part doon para ma-motivate is that nilipas din ang mga nangyayari kung ano man kung hindi ka man hindi mo man na-achieve yung goal mo na
nagiging close na sa family kung hindi mo naman si dalawin nakikisama na nakakasama dahil sa pandemic, mas magiging close po talaga kayo. Makikilala nyo yung isa't isa. Malalaman nyo yung needs ng bawat isa. At kung ikaw yung tipo ng tao na generous or kapamilya, kapuso, ikaw na yung mag-a-adjust para sa kanila. Para magkaroon ka ng peace of mind. Kung bagay ko mo yung dati dahil wala naman nangyayari, wala kang pakialam, wala. Single naman ako. Yun na yung experience. Although no, hindi naman, pero hindi ganun kalalim. Tapos yung faith mo. Kasi, since pandemic, hindi mo alam kung kailan ka tatalabahan ng tatamaan. Kasi wala namang pinipili, di ba? So, ang thinking mo talaga is, makakasurvive ba of one of this day? Or, kung ako man yung isa sa mapipili at mapapalad na tamaan ng epidemya, ano bang na-contribute ko sa pamilya, ano bang influence ko sa tao? Diba? Ano bang maliliwa ko sa kanila? Yung mga ganun thinking. Kasi, dumating ako sa point na ganun eh na. Dumating ako sa point na yung password ng ATM ko, yung password ng Gcash ko, kasi hindi natin alam. To accident, may mga trusted family member ko na iniiwanan ko. Kasi, who knows, diba? Tapos, makakaramdam lang ako ng konting kaba o pain. Although na, I have faith, pero sabihin na natin naging 10 times yung faith ko na para natin, magpipray lang ako na pagising pagtulog ko. Honestly speaking, isa nga, sa pagmamalali, dahil busy ka lang yun. Kung kailan ka nalang nararamdaman ko kailangan mag-pray. Pero yung doon, may nakatulad nito ngayon, na-expose tayo, per 3 hours, merong mapapap sa akin ng mga animals, yung mga group ng religion, mga something na mapapap na magandang word of wisdom. Ang laki pa ng hitunan talaga ng para sa akin na na-enhance nyo yung new normal. Maging ano na kayo, ma-observe lang kayo sa nangyayari. Bakit kayo mag-focus dun sa hindi maganda. Kasi may mga opportunity na nandyan. Maging open-minded lang kayo. Matututo at matututo kayo at makukuha nyo po yung gusto ko. Kung ano man yung pinagdadaanan nyo, baka mas malalim pa yung pinagdadaanan kung in the past year, being close, baka mas siya kayo pag naging close kayo at matalang yung pinagdadaanan ko. So far, nakarecover ako kaila ng pandemic. Kasi itong pandemic, ito yung mas naka-develop sa akin, mas naging nag-grow ako. Kasi mas marami ako nakilalang tao, mas naging open-minded ako. Mas naging maparaan ako sa mga bagay na dapat kong matutunan dahil kailangan, hindi para sa sarili ko. Basta na feeling ko nung time of panitness, mas marami akong responsibilidad ko. Na dati sarili ko lang yung iniisip ko. Very single. Pero nung time of panitness, dahil marami na lang yung tama ko, syempre, isa na lang sa mga kapamilya ko, mayroong ganun na case, naging mas responsable ako sa mga bagay-bagay. So, again, I'm so blessed. Still, nag-work ako, may part-time ako, yung mga nagtitiwala sa akin.
natumiyo siya, pero alam nyo kung sino-sino kayo at nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa tiwala nyo na ganyan sa akin. At the same time, yung mga taong nagpupos sa akin na tulungan ako. Lalo-lalo yun sa mga taong nag-challenge sa akin na paano ako magalit, ilabas yung galit ko. At the same time, doon ako mas nag-grow kung paano ma-enhance yung pasensya ko. Paano ko i-overcome yung ganung attitude ko. So, etong pandemic na to, may mga tao na na-appreciate ang mga at may mga tao hindi nila kayang nandumo sila. Pero ako, it's a big challenge to choose for the better. Yun ba ang masasabi ko? Kung ano man ko ang opinion nyo, ginagalang ko para sa akin, opinion ko lang yun dahil yun may own experience po ito. Wala po itong basihan na narinig sa ibang tao. Yung experience ko ito sa sarili ko, sa mga kaibigan ko, nakakasalim na sa family ko. Wala pong ibang involved kung ako.